Israeli type po siya yung coat niya na Siberian Husky. Kung napapansin niyo po, yung guard hairs niya is it's really really long. Mama has treats. Good girl. Good boy. Good boy, Papa. Good girl. Pretty good. You shake Mama's hand. Hi, guys. So, again, welcome back. So, for today, you are in for a treat because we are going to discuss one of the most trivial questions. Yung pinakasikat na laging tinatanong sa akin ng mga taong gustong mag-alaga ng Siberian Husky or gustong bumili ng Siberian Husky. So, ano ba yung tanong na yun? So, yung laging na lang tinatanong sa akin, ano daw ba yung type ng Siberian Husky? Yung pinakamaganda or mas maganda? So, ang usual na tanong nila, standard type ba o yung woolly type ba? So, just to clarify, before I move on, there's only one type of breed, which is the Siberian Husky. Isa lang po yun. Wala pong types. But, there are several coats, coat type kung tinatawag, which is recognized by the AKC and the PCCI. So, yun po siya. Coat types po yun. So, for the coat types, i-discuss ko po yung dalawang type, which is yung plush type, which is the standard coat na considered, and the woolly type ng coat ng husky. So, I'm gonna discuss siguro, I'm not gonna tell you which coat type is better than the other, but this vlog will actually help you decide whether to get a standard plush coat or yung woolly type ng coat ng husky. So, I'm going to discuss to you siguro two main points which I think will help you decide kasi yun yung pinaka siguro important for me. So, number one, the price. Siyempre, ano tayo dyan sa presyo. For a standard plush type, yung coat na Siberian Husky, makakakuha ka na siguro ng around, siguro ngayon, mayroong mga around 16, siguro it can go as high as 25,000 pesos. Quality na Siberian Husky na yun na plush coat, with papers na po yun. So, I'm sure maraming mas mura, kasi I've seen breeders na nagpo-post online na mas mura, may 13, may 12, may 11. But, syempre, you have to, due diligence din. You have to check, kasi baka mamaya puppy mill pala yun. Mahirap bumili sa mga puppy mill kasi more often than not, may sakit yung mga tuta doon, hindi masyado naaalagaan. Tapos, minsan, kaya siya mura kasi gusto na agad i-release ng maaga ng owner. So, maraming factors yun. You have to check. Sabi nga nila, diba, you pay for quality. So, ang tao kasi mabilis pumunta, doon sila agad sa mura. Pero, yun pala, in the end, magsisisi kasi after a while, 2 weeks pa lang, kinuha yung tuta, namatay na agad. So, you have to check then. For the woolly type naman, yung long-haired na Siberian Husky, ngayon kasi medyo mura na siya. So, siguro you can get one for as low as siguro 45 or baka may 40 na nga ngayon. I'm not so sure. You can comment down below kung nakabili kayo ng talagang mura na woolly na quality type. It can go as high as siguro mga 70,000-80,000 kasi nga it depends. Maraming factors yan. Kahit yung plush, both plush coat tsaka yung woolly type na coat ng Siberian Husky, both yan, maraming factors yung nagpi-play or nagko-contribute kung bakit nagmamahal yung aso na binibili natin. Number one is yung color ng eyes kasi pwedeng amber, pwedeng blue, pwedeng party-eyed, pwedeng bi-eyed. So, marami rin silang coat patterns na tinatawag. Yung piebald, meron ding agouti, merong pinto. So, iba-iba siya. Yung colors ng Siberian Husky coat natin, may copper, may brown, may red, may black, may jet black, may diluted black, may sable. So, iba-iba siya. May white, may all white. So, the more rare it is, the more expensive. Also, nagmamahal yung aso na binibili natin if it gets closer to the, or it depends if it really conforms with the standard of the breed. So, pag sinabi nating standard, yun nga, di ba sabi ko kanina, the only coat type na considered as a standard ng Siberian Husky is yung plush coat. Pareho pong double coated ang woolly tsaka ang plush coat na Siberian Husky. It's just that yung length na considered na sa standard ng AKC and PCCI,
for a show type of dog is yung plush coat. So, hindi lang naman po yung coat yung one of the factors para maging sabihin nating standard yung aso. Pag sinabi kasing standards, marami yan iba-ibang factors. Pag sinabi mo kasing standard, yun yung parang perfect epitome of the Siberian Husky breed. Kung ano yung perfect dapat talaga na itsura niya. Kung ano yung perfect height, kung ano yung perfect length niya, even the chest, even yung shoulder blades, chine-check po yun, yung mata, yung ilong, yung tenga, even the tail, yung gait. So, marami siya. Kasi hindi naman po ako expert kasi hindi naman show type yung mga dogs ko. Pero kapag hindi ibig sabihin, kung hindi show type yung dog mo, ibig sabihin pangit na siya. Hindi ganun yun. So, yun. Marami kasing factors yun. Research na lang kayo kung gusto nyong malaman, kung may bala kayong gawing show type yung dog nyo or i-enter sa mga competition. So, marami naman po. May kita nyo yung mga standards sa mga websites na legit. So, for the second part na i-discuss po sa inyo, yung price kasi, actually for me, yung diniscuss ko earlier, it only comes parang secondary. Pera kasi madaling ipunin, madaling kumuha ng pera kasi sumusweldo naman tayo, may income naman tayo. So, madaling mag-ipon, madaling bumili. So, ang tanong sa number two is actually the time and effort and patience that you put in to take care of that husky type na bibilihin nyo na coat. So, ngayon, let's say, I'm gonna discuss the difference between the two. So, since I have two huskies nga, one standard plush coat and one yung long hair, which is yung woolly type, sobrang laki ng difference ng dalawang husky na yun. Kasi, for example, si Luna, actually, both, all huskies naman, both plush tsaka yung long haired na Siberian husky, most huskies, they shed twice a year. They blow their undercoat twice a year. So, since double-coated po sila, yung dead undercoat, nalalagas po yun. So, ikikwento ko lang based on my experience. Si Luna, since plush coat po siya, every time she sheds, mahirap din siya i-maintain, although mas madali compared to handling a woolly type na coat. Kasi yung plush coat, pag nag-shed, it actually falls off. So, it's gonna come off on its own. Makikita mo, aangat siya eh. Aangat siya, it's gonna stick out. Tapos pwede mo nga siyang bunutin. You can actually leave a standard plush coat standard plush coat na nag-shed on its own. So, pero yun nga lang, tatagal ka ng several months. So what I do, yun nga dun sa isang vlog ko, yung para sa iba ang husky. Sinusuklay ko yung husky ko para mas mabilis. So minsan mga 2 to 3 weeks, tapos na kami. So, madaling i-maintain, mas madali siyang i-groom yung standard coat, which is yung plush coat na tinatawag. Ngayon, yung woolly type naman, oh my God, sobrang hirap. As in, sobrang, sobrang hirap. Si Atlas, whenever he sheds, so syempre, yung undercoat nila, mamamatay yun. Yung dead undercoat, it doesn't come off on its own. It's not gonna fall off. Kasi it gets stuck inside yung the top coat or yung tinatawag po natin guard hairs. Yung guard hairs kasi, it's thicker. Since it's thicker, it's longer. Tapos, it's coarse. Yung undercoat nila, also, mas thicker compared dun sa plush type. Tended lang siya. It gets stuck inside. Sobrang hirap magtanggal. So, the only way to do it, to remove the dead undercoat, is to rake it out. Kailangan mo siyang i-rake. Sobrang dami ko pong tools. Meron akong meron akong long comb, meron akong pin brush, meron akong slicker brush, meron akong rake. So, iba-iba yung gamit nun. Sobra kasing hirap tanggalin. Also, if you are planning to buy a woolly Siberian husky, it also comes with the responsibility. You bring home the responsibility of taking care of the coat regularly. Regularly yan. Kasi hindi siya biro. You can't leave yung matting. Magmamating yun eh. Magnanot. Magbubuhol-buhol, tapos magkukumpol-kumpol. So, if iniwan mo siya doon, it's gonna result to one very, very unhappy dog. Kasi matatrap yung hair, so natatrap yung temperature. Magiging mainit yung katawan ng aso mo the entire time kapag hindi mo siya tinanggal. So, yun. If ako,
I tell people, I'm not trying to discourage you or anything, pero pag-isipan niyo po mabuti bago kayo bumili. By the way, pag pinaliguan niyo rin sila, both types ng coat ng husky, madaling paliguan yung standard na plush coat. Although, itong woolly, si Atlas ko, pag hinuhost ko siya, or tabo, or hose, kahit naman doon sa dalawa, ang hirap. Kasi, hindi nababasa yung loob. Hindi nababasa yung loob. You need to thoroughly wet the dog. Gumagamit ako minsan ng parang rubber comb para mag-part yung hairs pag pinapaliguan ko siya. Para lang pumasok talaga yung tubig, pati yung sabon and shampoo na nilalagay ko. Kasi nga, diba, ang top coat kasi ng double coat, diba, ang husky. So, ang top coat nila, it protects them from both yung water, yung dirt, yung insects, the UV rays of the sun. At the same time, yung undercoat helps them regulate the body temperature. So, hindi po sila shinishave. FYI, dun sa mga taong nagshishave po ng husky dahil pag summer, baka daw mainitan. Hindi po yung totoo. Kasi the huskies or other dogs na with double coats, they regulate their own body temperature according to the season, whenever the season changes. So, you don't have to worry. You don't have to shave them. So, yun. Again, I'm not trying to discourage you or anything, but please, please, please try to consider the two things na binigay ko po, both not just the price, but also most especially yung time, effort, and patience, kung kaya niyo pong i-maintain. Kasi mahirap nung lumabas yung Game of Thrones, di ba? Ang daming taong nagsibilihan ng Siberian Husky kasi ang ganda, mga wolf dogs. Tapos they ended up, wala, being adopted, yung iba pinamigay kasi hindi pala nila kayang i-maintain. So, kawawa lang yung mga aso. You and the dog will both be miserable if you don't know how to take care of the yung coat nga nila. So, nasa sa inyo na po yun. I hope nakatulong yung vlog ko today for you to decide whether to get a standard plush coat o yung woolly type or yung long hair type ng Siberian Husky. Kayo na po bahala mag-contemplate kung tingin nyo pong kaya nyo pong alagaan. Kasi honestly, ako, to tell you the truth, I have both dogs, but both huskies, but to tell you the truth, sobrang kapag grooming day ni Atlas, sobrang challenging, sobrang hirap na hirap ako. Maarte po kasi ako sa aso, so dati nagdadala ako sa labas, nagpapagroom. Although, na dumating yung aso ko, dumudugo yung kuko. So, ayoko na ng ganun kasi nakaka-trauma, naawa ako sa aso ko. So ngayon, ako lang talaga nag-groom both my dogs, lahat. Clipping ng nails, cleaning ng ears, yung hair nila, ako na nagugupit, yung sa paa, tapos ako na nagpapaligo, ako nagbo-broder, ako lahat. So, sobrang hirap, sobrang challenging. So, yun nga rin po, kung kayo lang din po yung mag-isa, mas maganda na mag-isip-isip kayo kung talagang kakayanin nyo bang mag-alaga ng woolly, kasi hindi po talaga siya biro. Sobrang hirap. Tsaka, for both naman, both coat types, for anyone who is willing to buy or who wants to buy a Siberian Husky, kung hindi po talaga kayo, kasi both dogs shed. They shed twice a year. They blow their coat. Tapos yung regular shedding nila, nangyayari rin yun. Kung hindi ka okay dun, if you're not in it for yung parang winter feels lagi sa bahay nyo, parang laging may snow, huwag na lang po kayo bumili ng kahit na anong Siberian Husky kasi mahihirapan lang din po kayo. So, yun. Again, sana nakatulong po yung vlog ko. I hope you learned a lot from me today. If you like my video, please like my video. If you're not yet a subscriber, please consider subscribing because I'm planning to give you more pet care tips and hacks in the near future. So, also, I do art on the side, watercolor art. So, you can check out the rest of my vlogs. Tapos, please check out my other pet care vlogs as well. Meron akong yung para sa iyo ba ang husky, tapos meron din ako yung for the coat, how to maintain their coat healthy and shiny, effective tick and flea treatment, tapos intervention, so and so much more. So just check out my links down below. So I hope I can see you again in my next vlog soon. Bye. So this is Luna. She is my standard plush yung coat. What are you doing? So, kung napapansin nyo po yung hair type niya, it's double coat pa rin po, but it's super, shorter compared kay Atlas over there. So,
mas madali po siyang i-maintain kapag nag-shed. Kasi madali lang mag-fall off yung guard hairs niya. So madali siyang i-brush. Atlas. Hi, Babs! He's my 2-year-old woolly type. Woolly type po siya yung coat niya na Siberian Husky. Kung napapansin niyo po, yung guard hairs niya is it's really, really long. Haba po talaga siya. Even his tail. Tapos yung undercoat po nila is super kapal. Shed sila. Sobrang hirap i-maintain. Hi, boy! Mishiko-san! Good boy!